So, what's up sa inyo mga boss, no? Dumating na yung order natin sa TikTok, yung plate holder para kay GSX-S150. So, ito. Ang nabili ko pala siya sa halagang 380 pesos kasi may discount sa TikTok eh. Pero yung presyo niya pag walang discount, nasa... Hindi ko alam kung magkano eh. Check natin sa TikTok kung magkano. Ito pala yung presyo niya. 482 pesos. Nakuha ko lang siya ng 380. So, unbox natin. Wow. Grabe yung pinagdaanan ng cartoon, no? Yan. Sana walang damage. A plate holder. Ito na yan. So, adjustable siya, no? Tsaka may kasama siyang tawag dito. May parang ilaw sa plaka. Ayan. Ito tapos may tornilyo na rin siya. At saka may kasama siyang Allen wrench. Baklasin muna natin. Ito. Tinanggal muna natin yung isang tornilyo. Ayan yan. Ang pwesto niya, agad ito. Agad yan. So, ito yung lalagyanan ng plaka. Na-adjust siya, no? Kung gusto mong medyo mataas, pwede mo siyang itaas. Kung gusto mong medyo mababa, mabababa mo siya. Adjustable naman siya. Madaming damage, no? Ayun, no? Puro gasgas. So, hindi naman ako maselan. Kaya okay lang. Yan lang naman. Buksan muna pala natin ito. Dito yung nakalagay. Wala naman siyang damage, no? So, titingnan natin mamaya kung nailaw siya. Yung ipapalit ko palang signal light, ito, ang brand niya, Mokoto. Napili ko siya sa halagang 200 pesos lang dito na sa shop. LED siya, ayan. Ito, may nut na rin siyang kasama. Lagi talaga may kasama to. Or bumibili kayo ng replacement na signal light. At tapos, bumili tayo ng flasher relay. Nabili ko lang siya sa halagang 50 pesos lang dito sa shop. Ito, pwede naman siguro kahit magkabaliktad. Wala namang problema. So, mamaya na natin to ikabit pag nasa body na siya ng motor natin. So, paklasin muna natin yung fender ni Go. So, ayun. Maingay na naman sa labas. Tinanggal ko muna yung upuan, no? Yung tornilyo na to, itong apat, yan yung tatanggalin natin. Gagamit lang tayo ng GIS na wire range. Natanggal ko na yung apat, no? Tanggalin muna natin itong tornilyo na to. Kasi ito, ibaon nyo lang. Dami kong pinaklas, no? First time ko kasi magpaklas ng GSX-S. So, pinagpawisan ako, grabe. So, ito, hindi naman talaga dapat kailangan itong baklasin, pero pinaklas ko. Eh, first time nga natin magpaklas. So, ayun, nangangapapa ko saan yung mga uunahin natin. So, ito. Ito. Yan. Binaklas pati yung upuan. Dapat pala, ang ginawa ko, binaklas ko muna yung upuan na ito. Ito inangat ko, tapos ito yung sa signal light niya. Itong apat na wire na to, ito yung tatanggalin natin. Ayan, hugutin lang natin isa-isa. Tanggalin muna natin yan. Oops. So, ayun, natanggal natin, no? Meron pa pala ako nakalimutan tanggalin. Itong ilaw para sa plaka. Natanggal na natin. Ito na yung tsura niya. Natanggal na natin. Napaklas naman na natin. So, punasan muna natin. Eh, maluwag. Hindi mahigpit yung pagkaano ng kasa. Buti chinek ko. Kung hindi ko chinek na ko, baka mamaya tumirik na ako sa daan. Straight. Pinersa. Hindi, may extra akong ganito. Ayun. Okay na. Kapit muna natin to. Yung taillight niya.
kapit ko lang yung tail light. Yan, okay na yan. So, ito, dito natin siya ilalagay. Yan. Kaso nga lang, kailangan ko ito tanggalin. Ito. Tatanggalin ko talaga ito. Kasi, bumabangga eh. Ayun. Tsaka hindi sakto yung tornilyo dito. Umaangat. Okay lang naman to kahit tanggalin ko. Kasi may tornilyo naman siya, kung ibabalik ko siya sa stock. Kuha muna tayo ng kutsilyo para putulin to. Hindi na siya tumama. Balik muna natin to para hindi siya maalog. Luwagan muna natin to dito. In-adjust natin ng kaunti. So yung tornilyo dito, yung stock lang din yung ginamit. Lagay na rin natin ito. Mamaya na natin higpitan. Pag okay na lahat. Dito lang natin ipasok yan. Pansin nyo no? Umaabot siya dito pag naka-hazard. Pero pag naka-turn signal light lang, unahin natin yung kaliwa. Ayan, mabilis. Hindi siya umaabot dito. Kaya ako bumili ng relay para umaabot siya dito hanggang dulo. Magbabaklas ako dito. Nandito yung relay niya eh. Ito ikukunin natin to. So ito lang naman yung babaklasin natin eh. Yung dalawang tornilyo na to. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo para matanggal natin yung ilaw ng plaka. So, hindi ko kasi alam kung ano yung eksaktong tawag dyan. Pag natanggal na natin yan, ilalagay natin siya sa bagong plate holder natin na bago. Ayun, natanggal na natin. So, ilalagay na natin siya dun. Let's go! Dito ang problema natin, hindi siya pasok sa butas. Kasi ito, itong stock malaki. Kahit ganito na lang siguro, okay na rin yan. Basta ang importante, makabit natin ng maayos at gumana. Yun yung importante doon. Ito sana, maganda. Kaso nga lang, wala siyang ganito. Hindi ko alam kung ano natawag dito yung socket na ganito. So, ayoko naman sirain tong stock na nandito. Ayoko naman sirain yan. So, ang magandang gawin ko na lang, yung stock niya na lang. Okay lang siya kahit nakaganyan. Kaya nga nang sabi ko kanina, basta ang importante, gumagana. Yun yung the best dun. Yung ginamit kong tornilyo dyan, stock pa rin. Kaya hindi nyo na kailangan bumili ng bago. So, good siya. Dyan ko na rin pala pinasok yung socket ng ilaw ng plaka natin. Kung saan ko pinasok yung wire ng signal light natin. So, hindi ko na nakuha ng video. Ang ginawa ko, binaklas ko muna yung plate holder natin. Tsaka pinasok ko yung socket. Kasi hindi siya kasya maliit yung utas eh. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. So, kayang-kaya nyo na yan. Thank you.